Okay, maraming nagtatanong sa akin kung bakit ko daw binabanatan si Mighty Manong. Si Mighty Manong, pedophilia. No? Eh, kung matatandaan kasi mga batid, lumabas ang Peking Marcos. Eh, nung nilabanan ko tong si Peking Marcos, lumabas si Mighty Manong na sumuporta kay Peking Marcos. Na ngayon ay sinasabi niya na natauhan na daw, naging matalino na daw. Eh kasi ang labang kasi ni Mighty Manong nung kasagsagan ng kayabangan nila, nung kayabangan ng mga nabobo, mga bobo, eh dinamay ang pamilya ko. Dinamay yung mga ina ng mga anak ko, dinamay yung mga anak ko na wala namang kinalaman sa usapin. Siniraan ako ng siniraan ng below the belt. Eh, ganun nagsimula. Eh ngayon binubutaktak ko ang mga ugali at pagkatao ni Mighty Manong galit na galit. Eh, Diyos ko. Tapos sabi niya, hindi ko daw siya kaya at hindi daw niya ako papatulan. Kaya pala Mighty Manong, kaya ka pala gumawa ng kabalasubasan dahil hindi mo ko kaya. Nakakahiya ang angkan mo, balasubas. Okay. Tignan natin yung mga usapin kung bakit na gusto kong ibunyag si Mighty Manyakis ng Hawaii, USA. Eto, tignan natin mga batid. Alright, sige. Okay, yan. Dito nakasave lahat eh. Mighty Manong. Okay. Galit na galit ako sa mga manyakis eh. Hindi nyo ba alam kung bakit? Si Mighty Manong kasi, mga patid, hindi to, yung parang may tinatago. Sinasabi dito ah, dito sa kabila, dito muna tayo. Ang sabi dito, lives in Kailua, Kuna, Hawaii. From Bilyas, Pangasinan. Samantalang dito sa kabila, ang sinasabi niya, nag-aral daw siya sa Divine. Wala namang ganyang itsura sa Divine Word College of Dilawag. Kasi doon ako eh. Tapos, sabi niya dito, taga Hilo, Hawaii. Tapos dito na naman, sa Pawai, Ilocos Norte na naman. Ano ba talaga, putang enan to? Ay, ang yabang-yabang mo magsalita, pukin ang ina mo, sa totoong pagkatao, may tinatago ka. Anong tinatago mo? Yung pagiging pedophilia mo? Na kapag nakakainom ka, gusto mo nang dadaliri ng bata? O ba? Yan yung kanyang sinasabi. Okay, next. Next na. Ito naman. Ito yung balitaktakan namin ni Mighty Manong na nagmamagaling. Ha? Sabi dito, ay hindi, balik ka. Sabi dito ni Mighty Manong, JR. Ikaw wala kang angkan, mararating ka dyan sa illegal alien, wala ka pang asenso sa buhay, malayo ka sa akin. Wow. Kaya mo pala ako siniraan ng siraan dahil malayo ako sa iyo. Bakit kung talaga malayo ako sa iyo, bakit kailangan mo ako siraan? At saka wala kang alam sa buhay ko, baka nga, Diyos ko. Baka nga kung tutusin, maging katulong lang kit eh. Diba? Ah, bugok ba sa sentwa? Oh, yan. Sabi ko siya, tuloy. Sumugot tuloy si Bagtit. Di ba? Mighty Manong, ano pinagmamalaki mo sa akin? Yang kasinungalingan mo? Boy, kahit isama mo pa buong angkan mo na sinungaling, wala ka sa pamilya ko. Totoo yan, man. Totoo yan. Sa pamilya mo ni Mighty Manong, wala kayo sa pamilya ko. Dahil, bakit kayo? Dahil nagkaroon kayo ng balasubas na kapamilya tulad ni Mighty Manong. Dahil lang sa pagsuporta niya sa isang peki at bugok na Marcos, isang manlilin lang, isang kriminal, ay handa siyang manira. Ganyan ang kapamilya, ganyan ang angkan ninyo. Okay? Kaya nakakahiya kayo, siguro yung anak mo na naman, magiging balasubas na naman. Okay, sabi nito, JR, wala kang lahi, anak ka lang sa labas, kaya ka galit sa nanay mo. Ito na lang hamon ko sa iyo, Mighty Manong. Kung makapagpakita ba ako ng marriage certificate ng nanay at tatay ko, papatayin mo buong angkan mo? Papatayin mo pati anak mo, ganon? De, pustahan na lang. Ganun na lang, para sino para masabi ng mga tao kung sino ang totoo sa ating dalawa. Kung sino mas lamang ang kapugian sa ating dalawa. Ah? Anak naman natin na pa, Mighty Manong. Yan na!
G ka sa akin, ano? Gumagawa ka ng kabalak. Kaya kayo mga taga-Hawaii, kung nakikilala nyo naman yung mighty man of Diyos ko naman, pakitadya ka naman sa mukha. Ito naman kayo, pakitusok naman sa tagiliran ng toothpick. Okay? Mag-aabuloy na lang ako. Gusto naman, mighty man. Ito pa. Nakakaawa ka. Kailangan mo gumamit ng kasinungalingan para mapansin ka. Totoo naman. Papapansin lang. Eh, bukod takis si Mighty Manong yung ano, naging vlogger ni Mangusin na hindi sumikat, ano? Isikat ba naman yan? Trying hard. Sabi niya, say what you wanna say, hindi ako affected, my life is way better than yours. Wow! Na, walang English, ha? Pag Tagalog lang. Ni English mo ko, pransay kita, baka hindi ka makaintindi. Ha? Baka pag prinansay kita, hindi maintindihan ng buong kam mo mga bobo at balasubas. Wow! Diyos ko naman, Mighty Man. Alam mo. Ito kung may nakakakilala po dito, pwede pong pakigilitan ng leeg. Tapos ialay ngayong Biyernes Santo. Pwede ba? Sinasabi ni Mighty Manong na hindi mo kaya. Ganun na lang eh. Ganun na lang yung ano mo. Yung panlaba mo, pang-alipusta. Pero pag sa utak, wala ka. Bubo ka. Totoo lang, bubo, pati angkan mo. Sasabi ko, bubo. Nakakahiya kayo, mga angkan ni Mighty Manong, dahil nagkaroon kayo ng pamilya na handang manira sa paalang-alang sa kanyang pananampalataya at paniniwalang mali. Kaya yung mga maniniwala kayo dito, tapos, balita ko, pendeho ka raw. Lagi ka daw pinapendeho dahil ganito lang kaliit yung etits mo, no? No? Ang enang yan, mga kulaong vlogger, siniraan na ako, wala pa napatunayan. Siniraan na ako, sila tuloy nasira. Ano nangyari kay Lisa Tababoy? Lisa Paris na nag-iba na ng pangalan dahil sa kahihiyan. Asan na, wala pa kayo napapatunayan, magdadalawang taon na yung kabubuhan ninyo. Kuha ka ng ina kayo. Ay, yayaman, asan na yung mga pakulong-pakulong ninyo? Alayo tayo. Masiraan nyo man ako sa ibang tao, mas marami nakakakilala sa akin, Mighty Manong. At niminsan, hindi ako gumawa ng dirty tactics tulad mo, bugok. Nakakahiya ka sa pamilya mo. Diba? Kaya pabus na lang sa'yo.